Bago tayo magsimula sa ating kwento, pa-subscribe naman dyan at pa-click na rin ang notification bell para update kayo sa mga bago natin video. Maraming salamat ka Recap. Power Recap TV. Simulan na natin ang kwento. Nagbukas ang pelikula ng may isang lalaking nataranta na nahulog sa kisame sa isang makalumang pag-aaral. Nakahanap si Ben ng isang pinto na may puzzle sa dingding na nangangailangan sa kanya na i-slide ang apat na numero sa posisyon upang mabuksan. Kapag inilipat niya ang isa sa mga numero sa palaisipan, ang pader sa tapat ng exit ay nagsimulang lumipat patungo kay Ben, na nagdudurog sa lahat ng nasa landas nito. Si Ben ay galit na naghahanap ng mga pahiwatig sa paligid ng silid at inilipat ang mga numero sa pinto sa posisyon, ngunit ang pader ay patuloy na gumagalaw. Naipit si Ben sa pagitan ng dalawang pader at nabutas ng matalim na stick ang kanyang binti. Ang pelikula pagkatapos ay pinutol sa tatlong araw na mas maaga sa Chicago, bago natin makita ang pagkamatay ni Ben. Si Zoe ay nasa isang lecture hall sa kolehiyo. Nagtatanong ang kanyang propesor na alam niya ang sagot, ngunit nahihiya siyang magsalita. Pagkatapos ng klase, sinabi sa kanya ng kanyang propesor na kailangan niyang matutong magsalita at humanin siya na gumawa ng isang bagay na nakakatakot sa kanya sa Thanksgiving break. Bumalik siya sa kanyang dorm room at tumanggi na sumali sa dorm party. Sa pag-alis ng kanyang kasama para sa Thanksgiving break kinaumagahan, nakahanap siya ng isang pakete para kay Zoe sa labas ng kanilang silid. Sa loob ay isang note mula sa kanyang propesor at isang black puzzle box. Si Jason ay isang hotshot stock trader. Nakatanggap siya ng tawag mula sa isang masayang kliyente na nag-aalok sa kanya ng bakasyon sa Fiji, at kalaunan ay nakatanggap siya ng tala mula sa kliyente kasama ang parehong uri ng itim na puzzle box na natanggap ni Zoe. Si Ben ay isang stock boy sa isang grocery store na tinanggihan ng promosyon bilang cashier dahil sinabi ng kanyang amo na makakasama ito sa negosyo. Nang umalis ang amo, nakita niya ang prasko ni Ben at sinabihan si Ben na huminto sa pag-inom at makipagkaibigan. Mukhang nasaktan si Ben dito at humingi ng tawad ang kanyang amo. Kinaumagahan, dumating si Ben sa trabaho at nakahanap ng tala mula sa kanyang amo at isang itim na puzzle box sa kanyang workstation. Sina Zoe, Jason, at Ben ay namamahala upang buksan ang kanilang mga kahon ng puzzle. Naisip ito ni Zoe nang mag-isa, gumamit si Jason ng tutorial sa YouTube, at hindi sinasadyang napadpad si Ben sa solusyon pagkatapos subukang basagin ang kahon gamit ang martilyo. Nasa loob ang isang card na nag-iimbita sa kanila sa Minos Escape Room kung saan ang unang taong makakatakas sa kwarto ay kikita ng $10,000. Nakatayo si Ben sa labas ng gusali ng Minos Building na ninigarilyo nang dumating si Amanda. Pumasok siya sa lobby at nakipag-check-in sa guard na nangangailangan na ipasok niya ang kanyang cellphone, kaya hindi na i-post online ang mga larawan ng kwarto. Habang naglalakad siya papunta sa elevator, pinasalamatan siya ng gwardya para sa kanyang serbisyo at mukhang naguguluhan si Amanda. Sinamahan ni Danny si Amanda sa elevator. Pumasok sina Amanda at Danny sa waiting room kung saan naghihintay na sina Jason, Zoe, at Mike. Sumama sa kanila si Ben at nag-uusap ang grupo habang naghihintay na magsimula ang laro. Inihayag ni Danny na nakapunta na siya sa mahigit 90 escape room. Napagod si Ben sa paghihintay sa pagsisimula ng laro at gustong lumabas at manigarilyo. Nang sinubukan niyang buksan ang pinto, naputol ang hawakan sa kanyang kamay, at napagtanto ni Danny na nagsimula na ang laro. Kung saan naputol ang hawakan ay isa na ngayong oven dial, at ang grupo ay nagsimulang maghanap ng mga pahiwati. Nakita ni Amanda na ang lahat ng mga magasin sa silid ay ipinadala sa isang Dr. Wooten U. Binuksan ni Mike ang mga libro sa shelf at nakahanap ng screwdriver sa kopya ng Fahrenheit 451. Iniikot ni Zoe ang oven dial sa 451 degrees at ang mga hitang panel sa paligid ng kwarto ay bumukas at nagsimulang magpainit ng kwarto. Si Amanda ay nababalisa at nagtanong sa taong nakaupo sa likod ng isang frosted glass window para sa isang clue. Napagtanto ni Zoe na ang boses na patuloy nilang naririnig mula sa likod ng bintana ay isang recording. Kinuha ni Jason ang isang snow globe na may sailboat sa loob ng isang istante at mukhang nabalisa bago ito ibinaba. Kumuha si Ben ng fire extinguisher sa dingding na nag-oon ng mas maraming hitang panel. Ang pamatay ng apoy ay peking.
Ngunit inilabas ni Zoe ang pin at nakahanap ng isang susi upang mabuksan ang nagyelo na salamin na bintana. Sa loob ay may mannequin na may hawak na phone. Nagring ang phone at sinagot ni Jason. Sinasabi ng boses sa kanila na sundin ang mga patakaran. Kapag ibinaba ni Jason ang telepono, mas maraming hitang panel ang nakaon. Habang umiinit ang silid, nataranta si Amanda. Pinakuha siya ni Zoe ng isang basong tubig mula sa water cooler para pakalmayan siya. Napansin ni Zoe ang isang karatula sa dingding na nagsasabing gamitin ang mga coaster. Pinindot niya ang isa sa mga coaster sa coffee table, at isang painting sa dingding ang gumagalaw upang ipakita ang isang air duct. Napag-alaman ni Zoe na ang lahat ng anim na coaster ay kailangang pinindot upang maiwasan ang pagpipinta mula sa pagharang sa air duct. Pinindot ni na Zoe, Danny, Ben, Amanda, at Mike ang mga coaster pababa habang gumigapang si Jason sa duct. Nakahanap siya ng rehas na humahantong sa isa pang silid ngunit kailangan ang distornilyador mula kay Mike na sumasama sa kanya sa duct upang buksan ang rehas na bakal. Sinabihan ni Zoe si Amanda na sumunod habang hawak nila ni Danny at Ben ang mga coaster pababa. Nalaman ni Zoe na mapupuno nila ang mga baso ng tubig hanggang sa itaas gamit ang palamigan ng tubig at magiging sapat ang bigat nito upang hawakan ang mga coaster pababa. Nataranta si Amanda sa duct at bumalik sa pag-crawl sa labas ng isang military Humvee sa disyerto pagkatapos ng pagsabog ng IED. Sinabi ni na Ben at Danny kay Zoe na tulungan si Amanda habang pinupuno nila ang mga baso. You're not stuck. Breathe with me. One. Kalma ni Zoe si Amanda, at nagpatuloy sila sa duct. Limang baso lang ang napupuno ni na Ben at Danny bago maubos ang water cooler dahil uminom si Amanda ng isang baso kanina. Inilabas ni Ben ang kanyang prasko at pinunan ang ika-anim na baso. Gumapang sina Danny at Ben sa duct habang ang silid ay nagliyab sa likod nila at gumigapang pataas sa rehas na bakal bago pumutok ang apoy sa air duct. Ang grupo ay nasa isang log cabin na ngayon. Iniisip ng lahat na totoo ang laro maliban kay Danny na nagbubulungan na natigil siya sa pakikipaglaro sa limang boring na tao. Binuksan ni Jason ang isang lock sa front door gamit ang susi na ginamit niya para buksan ang nagyelo na bintana sa waiting room, ngunit may isa pang kondado na nangangailangan ng 7 letra upang mabuksan. Nakahanap si Mike ng isang quote sa dingding na nagsasabing, "You'll go down in history." Sinimulan ni Zoe na pangalanan ang mga pangulo ng US na may 7 letrang apelyido ngunit wala ni isa sa kanila ang nagbukas ng lock. Napansin ni Ben ang siyam na sungay na nakakabit sa dingding, bawat isa ay may letra sa ibaba nito. Nag-flashback siya sa pagmamaneho sa gabi kasama ang kanyang mga kaibigan. Lahat sila ay lasing at malakas na kumakanta ng Rudolph the Red-Nosed Reindeer nang bumangga si Ben sa isa pang kotse. Napagtanto ni Ben na ang mga titik sa ilalim ng mga sungay ay ang mga unang titik ng mga pangalan ng reindeer ni Santa. Sinabihan sila ni Ben na subukan si Rudolph at bumukas ang lock. Lumabas ang grupo sa cabin na nakalock sa likod nila. Sila ngayon ay nasa isang manyebe na malinaw kung saan ang lupa ay tubig na nagyelo. Ang thermometer ay bumabasa ng 30 degrees at napansin ni Zoe na unti-unting bumababa ang temperatura. Mukhang nasa labas sila. Ngunit lumayo si Danny sa cabin hanggang sa mabangga niya ang isang hadlang at napagtanto na ang mga dingding ay mga high-tech na screen na idinisenyo upang ipakita na nasa labas sila. Naghahanap sila ng mga pahiwati. Nakahanap si Jason ng nakalock na pinto sa dingding at nakahanap si Amanda ng bangka na may pulang jacket. Nakita ni Zoe ang isang inukit sa gilid ng bangka na nagsasabing, "Ang tunay na hilaga ay kasinungalingan." Tila nabalisa si Jason sa jacket at sinabi ni Amanda na salaitan sila sa pagsusuot nito simula kay Zoe. Nakahanap si Mike ng isang poste ng pangingisda sa isang puno at si Ben ay natitisod sa isang butas ng pangingisda sa yelo pagkatapos tumepak dito. Habang ang iba pang lima ay ibinabagsak ang linya ng pangingisda sa butas upang makita kung gaano ito kalalim, ginagamit ni Zoe ang compass upang gumala-gala. Napansin niya na nagsimulang mag-malfunction ang compass malapit sa isang nakataxidermied na polar bear at umabot sa bibig ng oso upang makahanap ng magnet. Nang muli siyang sumali sa grupo, sinabi ni Jason na oras na niyang isuot ang jacket at kunin ito sa kanya. Lumayo si Ben upang manigarilyo habang ikinakabit ni Mike ang magnet sa linya ng pangingisda at muling ibinagsak ito sa butas. Okay, I'm on bottom. No, I'm hooked. Hinugot niya ang isang metal frame na puno ng frozen solid block ng yelo na may susi sa gitna.
Ang yelo ay masyadong solid para masira, kaya hiniling ni Danny kay Ben ang kanyang lighter para matuno ito. Inihagis ito ni Ben kay Danny at nang dumaan si Danny at kinuha ito, nabasag ang yelo sa ilalim niya, at nahulog siya sa tubig. Ang lima pang iba ay galit na hinahanap si Danny sa pamamagitan ng yelo at gusto ni Amanda na sumisid sa kanya. Sinabi sa kanya ni Mike na sa Agos ay hindi siya babalik sa ibabaw kahit na mahanap niya si Danny. Nalunod si Danny sa ilalim ng yelo. Sinabi ni Jason sa kanila na lahat sila ay mamamatay sa hypothermia kung hindi sila magtutulungan upang matuno ang yelo habang patuloy na bumababa ang temperatura. Bumalik siya sa pag-upo sa katawan ng isang nakabaligtad na bangka sa nagyeyelong tubig sa tabi ng isa pang lalaki na nakasuot ng parehong pulang jacket na nakita nila sa silid. Salaitan sila sa pagsusuot ng jacket at dahan-daang natutunaw ang yelo sa pamamagitan ng lahat ng paglalagay ng kanilang mga kamay dito habang ang temperatura sa silid ay bumaba sa ibaba ng zero. Inilagay ni Jason ang susi sa pinto, ngunit hindi ito bumukas. Nakita nila ang isang pinto na nakabukas sa kabilang bahagi ng silid at tumakbo para doon. Nagsisimulang mag-crack ang yelo sa ilalim nila habang tumatakbo sila sa kwarto, ngunit nakarating silang lahat. Ang susunod na silid ay isang bar na may pool table, ngunit lahat ng nasa kwarto ay nakabaligtad at nakabold sa kisame na hindi bababa sa 20 talampakan ang taas. Napagtanto ni Mike na ang 8 bola ay ang tanging bola na nawawala sa pool table. Nagsisimulang tumunog ang isang teleponong nakakabit sa pool table, at ang receiver ay bumaba ng sapat para masagot nila ito. Ang boses ay nagsasabi sa kanila na bantayan ang kanilang mga hakbang, at ang isang piraso ng sahig ay nahulog upang ipakita ang isang 15 palapag na drop sa ilalim ng silid. Ang bawat isa ay humahawak sa mga dingding. Umakyat si Amanda sa likod ng bar kung saan nakahanap siya ng safe na nangangailangan ng 4-digit na code. Nakita ni Zoe ang isang sliding puzzle sa dingding at umakyat dito upang simulan ang paglutas nito habang ang isa pang bahagi ng sahig ay bumagsak. Umakyat si Jason sa isang platform sa tabi ng exit door na nawawala ang hawakan. Sina Ben at Mike ay umakyat sa sliding puzzle frame kasama si Zoe habang mas marami sa sahig ang nahuhulog. Nalutas ni Zoe ang palaisipan, at napagtanto nila na ang mga kulay sa palaisipan ay tumutugma sa ilang mga bola ng bilyar. Ibinigay nila kay Amanda ang code para buksan ang safe at makuha ang 8 bola na gagana bilang hawakan ng pinto. Ang sliding puzzle frame ay nagsisimulang lumayo sa dingding dahil sa kanilang pinagsamang bigat. Nahulog si Zoe sa isang seksyon ng sahig sa ibaba ng puzzle at natulala sa impact. Bumalik siya sa loob ng bumagsak na eroplano na nakabaligtad. Nakatingala siya sa bangkay ng kanyang ina na nakatali sa upuan. Tumalon si Jason pababa at tinulungan si Zoe papunta sa platform at umakyat bago bumagsak ang bahaging iyon ng sahig. Sina Ben at Mike ay umakyat sa platform kasama nila. Inilagay ni Amanda ang 8 bola sa kanyang bulsa at tumalon mula sa bar patungo sa pool table kung saan kailangan niyang gamitin ang kanyang mga braso upang hilahin ang sarili sa gilid hanggang sa maiangat niya ang kanyang mga binti. Ang bola ay nahuhulog mula sa kanyang bulsa papunta sa huling natitirang bahagi ng sahig at nagsimulang gamulong patungo sa gilid. Tumalon pababa si Amanda, kinuha ang bola, at ibinato kay Jason bago bumagsak ang sahig. Hinawakan niya ang nakasabit na kordon ng telepono, at sinubukan ni Ben na abutin siya gamit ang pull cue, ngunit naputol ang kordon at nahulog siya sa kanyang kamatayan. Nawasak si Zoe, at sinubukan ni Ben na aliwin siya habang si Jason ay nagpapatuloy sa susunod na silid. Ang ika-apat na silid ay puno ng 6 na cubicle ng ospital. Kinikilala ni na Zoe, Ben, Mike, at Jason ang mga cubicle bilang mga replika ng mga silid ng ospital na kinalalagyan nila pagkatapos ng kanilang mga aksidente. Si Zoe ang nag-iisang nakaligtas sa pagbagsak ng eroplano sa Vietnam na ikinamatay ng kanyang ina, si Mike ang nag-iisang nakaligtas sa isang mine cave-in sa West Virginia na pumatay sa kanyang kapatid, si Ben ang nag-iisang nakaligtas sa isang lasing na aksidente sa pagmamaneho na ikinamatay ng lahat ng kanyang mga kaibigan, at si Jason ang tanging nakaligtas sa isang bangkang tumaob sa nagyeyelong tubig.
Sinabi ni Jason na siya at ang kanyang kaibigan ay humalili sa pagbabahagi ng pulang jacket hanggang sa ang kanyang kaibigan ay nagpa siya na lumangoy para sa tulong sa ikalawang araw. Nanatili si Jason sa bangka at nailigtas sa ikatlong araw, ngunit hindi na natagpuan ang kanyang kaibigan. Nakahanap ang grupo ng mga file kina Amanda at Danny na nagsasabi sa kanila na si Amanda ang tanging nakaligtas sa isang IED blast sa Iraq at si Danny ang nag-iisang nakaligtas sa pagtagas ng carbon monoxide na ikinamatay ng kanyang pamilya. Napagtanto nila na alam ng taga-disenyo ang lahat tungkol sa kanila. Napagtanto ni Zoe na sila ang napili dahil lahat sila ay nag-iisang nakaligtas at sino mang nagdisenyo ng mga escape room ay gustong makita kung sino sa kanila ang mabubuhay sa huli. Babukas ang TV at magsisimula ng 5-minutong countdown. Ang video ay nagpapakita ng isang bukas na operasyon sa puso at nagsasabing kailangan nilang ilagay ang kanilang mga puso dito. Sinabi ni Zoe na dapat silang huminto sa paglalaro kasama ang laro dahil malinaw na gusto ng taga-disenyo na magkaroon ng isang solong survivor sa huli. Sinimulan niyang sirain ang lahat ng mga kamera sa silid. Napagtanto ni na Jason, Mike, at Ben na ang mga x-ray na nakita nila ay nagbabaybay ng EKG sa sign language. Hinanap ni Jason ang EKG machine at napansin ang mga canister ng lason na ilalabas sa silid kapag natapos na ang countdown. Iniisip ni Jason na kailangan nilang gamitin ang EKG machine para sukatin ang napakataas na tibok ng puso. Hindi sapat ang bilis ng tibok ng puso ni Ben, kaya ikinabit ni Jason ang makina kay Mike. Habang sinusubukan ni Ben na pakalmayan si Zoe at makipagtulungan sa kanila, kinumbinsi ni Jason si Mike na kailangang mas mataas ang tibok ng kanyang puso at kailangan nilang gumamit ng defibrillator sa kanyang puso. Dalawang beses na ginulat ni Jason si Mike gamit ang mga paddle hanggang sa lumampas sa 200 ang tibok ng kanyang puso. Nag-flatline si Mike at nag-copper si Ben upang subukang buhayin siya ngunit hindi ito nagtagumpay. Napagtanto ni Jason na kailangan ding sukatin ng EKG ang mababang rate ng puso bago mabuksan ang pinto. Ikinabit ni Jason ang makina sa kanyang sarili at pinakalma ang kanyang sarili hanggang sa bumaba sa 50 ang rate ng kanyang puso at bumukas ang pinto. Natapos ang countdown, at nagsimulang punuin ng makamandag na gas ang silid. Nakiusap si Ben kay Zoe na sundan siya at si Jason palabas ng silid, ngunit tumanggi siya dahil sinisira pa niya ang mga kamera at kumbinsido na iyon ang solusyon. Umalis sina Jason at Ben, at binasag ni Zoe ang huling kamera. Si Zoe ay bumagsak sa sahig at nagsimulang bumubula ang bibig. Pumasok sina Jason at Ben sa 5th silid na ganap na natatakpan ng itim at puting checkered pattern sa mga dingding, sahig, kisame, at kasangkapan. Sinigawan ni Ben si Jason dahil sa pagpatay kay Mike at napagtanto na pinatay ni Jason ang kanyang kaibigan sa bangka upang hindi niya kailangang ibahagi ang jacket. Nag-flashback si Jason sa pakikipaglaban sa kanyang kaibigan sa bangka, nilunod siya, at hinayaan ang kanyang katawan na maanod upang magamit ni Jason ang jacket at mabuhay. Sinabi ni Jason kay Ben na hindi niya kayang tanggapin ang mataas na moralidad dahil siya ang may pananagutan sa kanyang mga kaibigan na namamatay sa pagbangga ng sasakyan. Sinabi ni Jason na ang kaligtasan ay ang tanging bagay na mahalaga. Galit na lumayo si Ben at nakakita ng hatch sa sahig. Napakabigat na magbukas ng mag-isa, at kailangan nilang magtulungan para buksan ito. Binuksan nila ang hatch at napansin nila ang isang sangkap sa kanilang mga kamay mula sa hawakan. Nagsisimula silang mag-hallucinate at nakakita ng isang mensahe sa ilalim ng hatch na nagsasabi sa kanila na ang antidote ay nasa silid. Natagpuan ni Ben ang panlunas, ngunit mayroon lamang isang dosis. Inatake siya ni Jason para makuha ang antidote, at nag-away sila habang umiikot ang sahig hanggang sa sinipa ni Ben ang ulo ni Jason sa isang sulok ng mesa at siya ay namatay. Ginamit ni Ben ang antidote sa kanyang sarili, bumaba sa hatch, at sinipa sa sahig ang isang rehas na bakal. Dinadala tayo nito sa silid sa simula ng pelikula. Malapit ng madurodge si Ben sa pagitan ng mga dingding hanggang sa makasipit siya patagilid sa furry place. Ang mga dingding ay nadudurog, at ang mantle ng furry place ay bumukas ang pinto para lumabas si Ben sa silid. Pumasok si Ben sa isang malaking silid na puno ng mga computer at isang screen na nagpapakita sa 6 na kalahok. Bawat isa ay naka-cross out ang mga mukha maliban sa kanya.
Binati siya ng Game Master at ipinaliwanag na ang laro ay idinisenyo upang aliwin ng isang piling grupo ng mayayaman at makapangyarihang mga tao. Kasama sa mga nakaraang laro ang mga atleta at savant sa kolehiyo, at nais ng mga taong kinauukulan na subukan ang mga nag-iisang nakaligtas. Tubo sa paghinga na nakasabit sa kisame, si Zoe, na gumamit ng breathing tube upang mabuhay matapos sirain ang mga camera, ay inaatake sila mula sa likuran gamit ang isang IV stand, pinatumba sila, nagnakaw ng baril, at lumabas ng silid. Tinanong ni Ben ang Game Master kung maaari siyang umalis dahil nanalo siya sa laro at sinabi ng Game Master na oo pagkatapos ay sinimulan siyang sakalin ng wire. Binunot ni Ben ang tungkod mula sa kanyang nasugatang binti at sinaksak ang Game Master na nalaglag ang wire. Ang Game Master ay umakyat sa ibabaw ni Ben upang tapusin ang pagsasakal sa kanya ngunit tumingala at napansin ang isang computer na nagsasabing System Override habang ang screen na nagpapakita ng anim na orihinal na kalahok ay nagbabago upang alista ang Game Master, Ben, at Zoe bilang nasa play. Bago niya ito mabaril, binaril siya ni Ben sa ulo gamit ang isang lalagyang salamin at binaril at pinatay. Nagbabago ang screen upang ipakita ang mukha ng Game Master na naka-cross out at sina Zoe at Ben ay nakalista bilang mga nanalo. Lumabas sina Zoe at Ben sa gusali at pumunta sa ospital para sa mga pinsala ni Ben. It's been 24 hours. He's deep enough. You feeling well enough to come with me? Sinundo ng pulis si Zoe mula sa ospital para pumunta sa Minos Building. Pagpasok ng mga pulis sa gusali, tila ito ay inabandona at nagwawala. Sinabi nila kay Zoe na wala silang nakitang katibayan ng anumang sinasabi niyang naganap sa gusali. Sinabihan sila ni Zoe na hilingin kay Ben na patunayan ang kanyang kwento, ngunit sinabi nila sa kanya na ang bloodwork ni Ben ay nagpakita ng maraming gamot sa kanyang sistema. Nakita ni Zoe ang mga salitang, no way out, na ipininta sa dingding at napagtanto niya na ito ay isang anagram para kay Dr. Wu Tanyu na ang pangalan ay lumitaw ng maraming beses sa iba't ibang escape room. Ang pulis ay hindi naniniwala sa kanyang kwento at sinabi sa kanya na kailangan nilang umalis sa lugar. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagkita sina Zoe at Ben sa isang kafe. Umunlad ang buhay ni Ben, at nagtatrabaho siya bilang isang salesperson para sa vegan dog food. Ipinakita ni Zoe kay Ben ang isang binder ng impormasyon na kanyang kino-compile tungkol kay Minos. May mga artikulo tungkol sa pagkamatay ni na Amanda, Mike, Jason, at Danny na nagtatakip sa kanilang tunay na lugar at sanhi ng kamatayan, Danny nalunod sa Lake Michigan, Jason ay namatay sa isang aksidente sa motorsiklo, Amanda ay namatay pagkatapos mahulog sa isang solar rock climb, at hindi ko maalala kung anong dahilan ang ginamit nila sa pagkamatay ni Mike. Gamit ang logo ng Minos, natuklasan din ni Zoe ang mga coordinate ng punong tanggapan ng Minos sa New York City at pumayag si Ben na samahan siya kapag lumipad siya doon sa loob ng 2 linggo upang subukang ibagsak ang mga ito. Ang pelikula ay pumutol sa isang eroplanong nasa pagkabalisa na ang isa sa mga makina ay nasusunog. Nakapasok sila sa loob ng sabungan ngunit huli na ang lahat para huminto ang eroplano bago ito bumagsak sa lupa. Ang kamera ay pumutol upang ipakita na ang eroplano ay talagang nasuspinde sa loob ng isang bodega at ang mga flight attendant at mga pasahero ay mga empleyado ng Minos na sumusubok ng isang senaryo ng escape room. Lumilitaw ang isang figure sa anino sa isang screen at nagtatanong sa isang empleyado kung ano ang pagkakataong mabuhay. Sinabi niya na ito ay 4% lamang. Ang figure ay nagsasabi sa empleyado na gusto niya itong maging mas survivable dahil hindi masaya kung ang mga kalahok ay walang pagkakataon. Ibinunyag niya na mayroon siyang itinerary sa paglipad ni Ben at Zoe at kailangang maging handa ang senaryo para sa kanilang paglipad. Huwag kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating video. Salamat sa panonood, mga ka-recap.